So welcome guys sa Buy and Trade me channel. Bali, review tayo ng mga stocks. Naisip ako mag-review ng mga blue chips. So may mga request kasi, so sinabay ko na. At the same time, naisip ako mag-review ng mga sectors. So mga sectoral index, so mga nakakalan, holding firm, property services, mining and oil financials. So dadaan natin na mabilis. Then may mga request tayo, SEC, SECB, GMBT, WLCON, MPI, Tech, MEG, GGS, SEB, AC. Okay, so start tayo sa holding firm. So alam naman natin yung index, okay, dire-diretso yung baba niya. Okay, from so dala natin din makita niyo. Although sa first review ko naman diniscuss ko na 'yan. So ayan, dire-diretso yung baba niya. So in-expect natin yung mga sectoral index. Okay, so ganun din lahat, pero hindi naman lahat sila talaga bumababa dire-diretso. May mga notable lang na index na nag-hold pa rin ng grounds nila, like holding firms. Ito isa sa mga nakakaalam holding firm, like Ayala, SM, GT Cap, okay, GGS, okay, yung sa mga basura stock, ABA. So yan, marami pong holding firm, okay, Costco blue chips. Okay, so sa holding firm mas ngayon nag-hold pa rin siya, nag-hold pa rin ng holding firm by the name. Yun nga lang, hindi ko masyadong gusto yung price action na pinapakita nito. So descending triangle. So hopefully mabasag yung resistance, yung trend line resistance. Then eventually mabasag na to. So ano bang importansya ng holding firm? Actually dati nag-review ko nito lagi, pero ngayon lang hindi na. So para kasi makita natin yung isa rin to sa ano eh, pwede natin pagbasihan ng macro. So sa technique, kung pure PA talaga ginagawa mo, dapat at least meron ka pa yung top down and bottom up. So top down analysis mo, kung hindi PSEi index, pwedeng holding firm, kasi iba naman traders, hindi na sila nagbe-base sa index. Pwedeng holding firm, tapos yung mga stock sa loob ng holding firm kung sino gumagalaw. Like for example, dito sa holding firm, as sectoral I mean. But sa holding firm, medyo ano pa, stable pa yung galaw niya. Okay, holding pa rin ng base. Okay, so from that, pwede natin tanong yung mga nasa ilalim niya. Okay, so holding firm good pa rin. So financials. So financials yung mga banking. MBT, BDO, BPI, East West, so yan lahat. So ito naman sa financials. So ito guys, bibilisan na natin sa mga ano, sa mga sectoral index. So sa financials na. So bumasag na siya ng ano, bumasag na siya ng support level. Then nagkaroon ng retracement. Okay, so do potentially dapat mabasag niya yan. Pero yung kasi kaya ako naman na sabi na may pag-asa tong mabasag, kasi yung price action niya okay, maganda. So tingnan natin yung buy up volume. So yan, sell off din pala, pero yung price action niya kasi maganda, yung hammer. Tingnan natin, mamaya kasi liquidity grab lang din yan. So hindi masyadong kumbaga, pag mga ganito dapat iwas-iwas tayo sa mga banking like BDO, MBT. Pero lang talaga kung naghahanap man ng mga buy on the dips, so pwede rin yun. Mag-gauge mo rin siya konti-unti. Okay, so ay sa financial, sa property. So alam naman natin sa property, nagkaroon ng pogo issue. Then isa to sa mga tinatamaan pagdating sa ganito mga pandemic, kasi nga wala nang makakapagbayad ng rent. Okay, so wala nang makakapagbayad ng mortgage. O wala mga, yung mga nakatingga na condo unit, which is yung pinakamalak sa, pinakamataas ng appreciation lagi, hindi rin gumagalaw, kasi mas, yung mga tao skeptic na mas ano sila, mas concerned sila sa, nila, sa expenses nila, o sa mga savings nila. Okay? So, holding firm, amin na, sorry, property. So, panay breakdown din ang ginawa nito. So, breakdown after breakdown. So, nung breakdown siya dito, bago pa yan, nag-breakdown din dito, nag-retest ulit ng resistance, bumagsak ulit. So currently, tinest niya. Pero parang wala naman strength bumagsak ulit. Okay? Titira mo sa trend line level, sa trend line na plotting. So yan, PSM-PSE ang galawa. Diba? So ganyan yung ano, halos karamihan. Pero mapansin nyo naman yung holding firm, solid, di ba? Humahawak din, humahawak pa rin sa support level niya. So nandito naman tayo, kung sa iba na kasi kahit i-consider mo to, yan, oh, nag-hold naman siya, kaso nandito na kasi yung pinaka-play eh. Dito na sa area na to eh. So para sa akin, hindi ko na to masyadong kinukonsider, although sa iba, pwede pa nila i-consider yan. Ngayon kung di na mag-hold yan, ito na titignan ko na area. Okay, so yun lang sa property, services, okay. So i-check nyo na lang kung anong mga stocks yung nasa ilalim ng mga index, kasi magtatagal tayo pag chinek pa natin.
So ito, isa nito sa notable services. Alam ko kasama rito JFC. So check nyo. Ayan, ang airline company kasi under services yan. So i-check nyo na lang kung anong mga potential na pwedeng stock. So kasi ang mangyayari dyan, since sumanga to, so may potential na umangat yung mga services, yung mga stocks under the service sector, di ba? So like, WLCON na lang ko service sector din yan. Ayan. So maganda pa yung galaw niya. Oops. Kaso nagkakaroon na ng volatility squeeze. So pero yung mga ganitong movement kasi normally ito umaangat talaga dire-diretso eh. Okay, then pwede na tumingin ng support dito sa area na to. Amin na resistance sa area na to. Yan. So ayun yung pwede niyang banggaan. So since nasa support level siya, once na nag-hold yan, potentially yung mga nasa service sector pwede rin umangat. Okay, so start na tayo SEC. Kasi tinanong na natin yung mining in oil. Siyempre, SEC simulaan natin na stock. Yan, mining in oil, medyo hindi pa rin ganun kaganda yung ano niya, yung sec, yung index niya kasi marami pa rin talagang mga ano, mga ban. Although nung last time nabasa ako na may open na ng mga mining industry, pero tingin ko mga solid lang yun. So like, malamang Nickel Asia, so tingnan natin SPM, mga ano, mga PX. So check natin yung mga solid na mining industry, mining company. Okay, so yan. On the bigger picture, pwede pa siya mag-bounce dito. Okay, so may confluence sa ano, sa previous support niya. Okay, kaya makaraan din, may mga dag-jump na mining sector like Nickel, FINA, so PX. Medyo, tinitingnan ko yun, medyo ano yung galaw, laggard yung galaw. Okay, so currently gumagalaw naman siya within the range. So, baka mag-ano, baka mag- consolidate na yan, tsaka ulit pumutok. Okay, si mining oil. So, start na tayo, SSC. SSC. So, oops. Tapos yung pumasok. Isa to sa mga ano ko, isa mga trick ko talaga na magandang ano, pwestuhan sa long term. Okay, so, isa yan, by fair value, mataas ang fair value ito, almost doble. Okay, kung ako tumitingin ng fair value, o sa mga broker nyo, pwede rin kayo tumingin doon. Okay, so yan, bumagsak siya. Actually, yung mga hinahawakan ko dito yan, tapos kinap ko kasi may pinaglagyan ako ng cash. Tingin ko, si dito yata yung binili ko ng time na yun. Hindi ko na matandaan. Okay, so, ang gusto ko, ang nakita ko dito na okay, yung buy up niya. So, solid yung buy up. Para sa akin, medyo exceed yung sale off na nangyari. Although, from here naman, talagang sale off na yan, dire-diretso. So, 23% yun, di ba? from the top after niya magkaroon ng ano ng after niya mag-dip. Pero ganun din ang nangyari naman, binasag niya yung trend line. Okay, so noong time na to, nung nag-hover to rito, bidilan ko yan kasi nga tingin ko may potential play to, kaso ay naman bigla nabasag. So kasi nga nagbawas sila ng ano, meron silang news na mag-hold sila ng capex until next year. So marami namang company yung gumagawa ng ganun. Para sa akin, for safe move na rin yun kasi di natin ako anong mangyayari kung maglabas sila ng financial silang pera nila ngayon, medyo baka ma-ano lang. Kumbaga hindi rin mag-push through yung gagawin nilang ano, funding. Okay, so mas maganda na yung ginawa nila. In terms of buying nyo naman, potential, based on price action na, okay, personal na ano ko to preference, since meron buy up, pwede ka mag-risk. Medyo ano lang to, medyo ano lang. Hindi ganun kalaki yung volume, so medyo sleepers lang ang claim mo rito. 0.37 yung ATR niya. So, pwede kang bumili. Kung ako i-trade ko to, pwede na to sa akin. So, more or less, i-max ko sa 5% yung cut. Okay, din yung risk-reward ratio mo. Talagang, ano ka lang, waiting game ka lang dito. So, 12%. Pag nag-breakout pa dyan, hanggang 30%. Pwede mo. O kaya, makaka sa trendline, magano na yan eh. Magkaroon na ng reaction. Hindi natin alam, 18%. Pero in terms of risk-reward ratio, good pa rin. Okay. So, ayan lang kay SSC. Okay, SECB. SECB sa dito sa PINA, sa isa sa mga tatag na ano, yung nabangko yung solid, di ba? 100 na lang. Bilhin nyo na. Mas walang volume. 27 million. Blue chips to guys, ha? Okay, price action wise, maganda. Okay rin to si, ano, si SECB. So, ang baba din ng ATR niya, 3.40. 3% lang. Pero blue chips kasi yan guys, kaya yung mga ganyang percentage
mga matataas niya para sa kanila. So yan, 3%. Okay, 3%. Then yung max TP. Okay, para sa akin. Max TP to for this range. Ha. Siyempre, hindi natin alam kung mangyayari. Pwede bumaba yan. Anything can happen. Pwede mag-spike pataas. Although gusto ko yung price action, para tong si SEC, yun nga lang, medyo below yung average. Then, pwede kang ano, yun, 13%. So, maganda rin to. Risk-reward ratio, di ba? Kahit nga 10% lang, okay, no? 6% lang, eh. Diba? Pero kung talagang diwala ka naman dito na aangat, pwede mo na, isagag, trail mo na lang. Pag umangat na 6%, bantay-bantay mo na. Baka at least pag mag-spike yung pababa ulit, pwede mo na siya ibenta. Pero good yan, si SECB. Okay, so, G. Aji, isa rin ko sa mga laggard na ano na holding ta na holding firm. So, up ang holding firm pero siya dire-diretso yung baba. Yeah. Dire-diretso yung bagsak. Okay, from the top again. Talagang validated na resistance kasi nag-resist naman talaga. Bumaba na siya ng 22%. So, imagine nyo, sa blue chips 22%. Okay in what like 1 month. Okay, 1 month lang yan. Medyo, ano yan, medyo mabigat yan. So, yung mga nag-invest talaga dito, sa area na yan, nung nandito pa lang na nag-spike, nag-breakout kasi, false breakout nga ito yan. Breakout. Intraday nag-break. So, yun, intraday din. End of the day, ano naman, pasok uli sa ano niya, sa range niya. So, para sa akin, good to, 30 million volume, tradable. Ano ka lang dito? Kumbaga, waiting game ka lang. Pero, ang safe bet naman kasi dito, unless lang talaga mayroong solid na spike baba yan, madadali yung cut loss mo. Pero yung galawan nito, napakaliit lang. Halos wala na nga itong volatility. Oh. 0.21 cents na lang. Diba? Pero sa baba pa yung volatility ni ano, ni SECB sa kanya. So, 0.21 cents. Wala pong 5% yan. So, good to trade pa rin. Pwede kang mag-trunch buying, trunch mo rito una, tapos buy yung support, trunch ka ulit. Pag nalaglag pa, di, yan, i-benta mo na. Okay, so yun lang kaya AG. MBT. So, MBT, isa to sa mga ano, trip ko na bangko, syempre. Lagi ko nang nababanggit. Maganda to para sa akin. Strong. Yun nga lang, syempre, dala na rin nung economy, kaya bumabagsak siya. Pero based on fair value pa rin, based on fair value, nasa 63 to. Ewan ko lang kung i-revise to ng call financial team, di ba? So, ito yung plain tinitingnan ko sa kanya. Okay, kasi currently, bumagsak na to. Pero again, sa mga long-term holder nito, sa talagang gustong good for, good to accumulate, para sa akin, basta below siya 40, masarap siyang bilan. So, yun nga lang, yung patience dapat mas mataas, syempre. Kung para sa buying power natin, kasi matagal yan. Pero lang, kung kinabukasan, mayroon na ganito, vaccine sa Pinas, sigurado yan, parang skyrocket yan pag umangat. Diba? Pero hindi natin lang kung kailan. So, ito yung play na tinitingnan ko, kung personal na pupwestohan ko to, dito lang sa presyo na to, pupwestohan ko na yan. Okay, ngayon kung bababa siya sa support, pwede ko rin mabilhan. So, itatransh ko lang yan, then, pag tingin ko na bumagsak pa sa 30, okay, below 30 pa, yun na, talagang pwede ko na mag-scale out lahat. Again, depende sa plano nyo. Kung ang plano nyo is to hold for long term, below 40 solid yan. Pero kung medyo barat buy lang kayo, 35 below, pwede yung bilhin, si MBT. Okay, WLCON. Okay, WLCON, solid pa rin to. Yun nga lang, since nagkaroon na siya ng double bottom, potential triple bottom na to, medyo hindi na ako ganun kaano. Bullish siya kanya. Pero, since ano naman siya, nag-trade naman siya within the range, pwede naman siyang i-swing. Okay, yung swing low niya, abangan mo. Ganda naman trading range nito, 10%. So, ito, para sa akin, potential lang na ito. Potential blue chips talaga. Okay, 0.40 cents. So, hindi ko lang sure kung na-consider na blue chips na ito. Pero in terms of business, solid. 2% lang downside mo. Siyempre, kasi pag bumili ka, may mga FIP pa. So, ilagay mo na sa 5%. 5% to 12% yung upside. Pwede na yan pag ito mabibili sa area na to. Okay, so yun lang kay WLCON na, pero personally, hindi ko muna ito mapwestuhan unless talaga pag bumagsak dito, magkaroon ng ito, consolidations na ganito. Same practice lang, tinan nyo lang paano siya gumalaw bago siya umangat. So, pareho lang. At least meron ko ng reference. Okay, may point of reference ka na.
MPI. Medyo bilisan natin ng konti para meron tayong marang tayong makuha. So, yan si MPI. Bumagsak na ulit. Akala ko pangat na to eh. Bumagsak ulit. Diba? So, ano na lang. Ang pinaka-buy na lang dito, buy on 3 pesos na lang. So, yun na lang. Diyan ko titingnan. 3 pesos to 3.10. Siguro pwede ano na yung buying range. Okay? So, kasi hindi pa ako ganun kaano dyan. Ika-bullish dyan eh. Pwede pang bumaba ulit dyan. Pwede ka mag-consol na yun dyan eh. Bumaba, baka mag-overshoot ng konti rito, around na 2.97, umangat, mag-consol. Okay, so yun lang kay MPI. Take. Isa rin to sa mga, ano eh, sa mga good stock eh. Kaso ang problema, ayan na. Below ano na. Below 7 na. So yun nga, napansin ko dito, ano, yung nabanggit ko rin. Ito, hindi ko trip ng ganitong mga buy-up eh. Para sa akin, liquidity grab talaga yan. Although, naglabas pala ito ng dividends. So, August pa ng record day payment, August 11. So, yan. Cash dividend. So, i-check nyo na lang kung okay yan para sa inyo. Ako, dollars ang binibigay nito. So, dire-diretso pa yung baba niya. Tingnan natin kung magkakaroon ng consolidations dito. So, kung iisipin nyo ito, sa reverse pattern ng momentum. Ah. Ang momentum, consolidation at the highest to may masarap bilan. Ngayon, pag ito pababa, may consolidation at the lowest, so, biglang bumagsak. So, ano lang kayo, ingat-ingat lang. Ngayon, kung aabangan nyo sa bayan, dito sa area na to. Around 6 pesos siguro pwede na yan. Around 6 pesos. Okay? So, Mega World. Again, pogo issue, pero malakas pa rin. Hindi ko naasahan na gagalutan ng ganitong, na strong pa yung movement niya. Okay, forming ascending triangle. Okay, symmetrical. So in price action wise, okay, symmetrical triangle tapos uptrend, kasi consider na uptrend na to eh, di ba? Meron ka ng low, high, higher, low, higher, high, higher, low. Ito na yung pinaka-symmetrical. So sa gantong movement, sa gantong pattern, potentially pwedeng umangat yan, pero hindi naman sigurado, okay, walang certain dito. So may potentials lang, probable pwedeng umangat, pero pwede rin bumagsak yan kasi marami ring issue ang property plus yung pogo pa, di ba? So para sa akin, kung wala naman kasi mga momentum play ngayon, abang-abang ka na lang sa breakout nito. Kung sakali mo breakout dito, kasi yun ang pinaka-safe bet. Ngayon, kung gusto mo naman, buy yung support ka lang sa area. Pero kasi pag bumagsak sa trendline yan, medyo hindi na rin mataas yung upside nito eh. Pero lang mag-overshoot talaga dito. Yan, more than 8% lang. Pwede na rin sa blue chips. Okay, sa Mega World. AC, Corporation. So, isa to sa mga notable na gumalaw din yan sa Ayala. Wala kasi Ayala yun. Diba? Kasi marami silang project. Yun nga lang, medyo may hit na naman yata ro sa water issue. So, malalaman natin kung mangyayari ba yung Monday. Okay, so, ayan. Ang nangyari, pero ako nabenta na nila yung ano, pero hindi na ako sure so sa fundamental side. Okay, ang nangyari, nag-hold pa rin yung support niya. So, solid dyan para sa akin. Kasi holding firm, maangat. Baka nga ito lang yung nagdala. Okay, si SMD. So, mayroon kang trading range na 12-10%. So, yung mga ganyang kasolid na blue chips, yung sa pinaka-matandang holding firm sa Pinas. So, magandang ano yan, magandang positionan niya. Kaso, syempre, kung long-term ang gusto mo, ang gusto mong bilhin, gusto mong bumili, buy on the dips. So, kung short-term naman, good to trade na rin yan, abang ka na lang sa support, okay, 10% range ka, cut mo, mga 5%, pwede na yan. Kasi, below the structure talaga. Pwede around mga dito, pwede na yan. Okay. Yun lang kay Ayala Corporation. SEB. SEB, maraming gaabang. Cebu Pack. Yan, nangyari. Pagbaba na ulit. So, tingnan natin kung anong mga ano nito. Para hihinat na. Kasi, again, hindi pa rin ganun ka-stable ang Cebu. Hindi lang naman Cebu. Kumbaga, yung buong Metro Manila. Tapos, yung mga bumabiyahe, limited pa rin. Then, wala pa rin yatang positive report sa mga at mga domestic. Medyo mahina pa rin, di ba? So, affected talaga yan. Lalo pag magkakaroon ng mga lockdown, sila yung natatamaan ng transportation company. Okay, so, tingnan natin kung magkakaroon ng downside. Pero para sa akin, pasensya sa mga mahawak ng SEB, abang ako hindi sa around 31 or 32. Yung na lang aabangan. So, yun lang guys. Sana may nakuha kayo. Then, kung may request pa kayo, try nating review yan. Okay, comment nyo lang sa baba. Thank you guys and God bless.